sinasuggest ko kung gagawin nyo to for at least once a week, maganda yon. Pero kung magagawa nyo to twice a week, mas maganda. Okay? Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po bibigyan ko ang... Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po bibigyan ko kayo ng 5 exercises para sa balikat o yung tinatawag nilang shoulder exercises. Okay? Itong mga exercises na to, maganda to at saka mabisa to. Ginagawa ko to 7 years ago. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin to. At saka itong mga exercises na to, mabisa to para sa mga lalaki, pati na rin sa mga babae. Kung gusto natin ma-develop yung shoulder natin sa harapan, sa gilid, o sa likod, may tinatawag silang deltoids. Ayun yung front side, saka rear deltoid. Kung gusto natin ma-develop yun, at saka matunyo para sa mga babae, eh kailangan nyo itong gawin itong mga exercise na to for at least once a week. Pero kung gagawin nyo to twice a week, mas maganda at saka mas mabisa, mas makikita nyo yung result ng mas mabilis. Okay? Pero bago ko ito umpisahan itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week para hindi nyo po ma-miss yung video ko. Kailangan nyo po i-click yung notification button o yung bell button dun po sa baba nitong video para once nag-upload po ako ng bagong video, eh, mananotified po kayo. Okay? Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi po ako doktor, hindi po ako nutritionist or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin po ako professional bodybuilder, pero meron po akong at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Gusto ko lang po sana sabihin na kailangan nyo po mapanood itong video ko simula ngayon hanggang matapos para may idea kayo kung paano i-train or i-workout yung shoulder natin at saka paano ma-develop yung muscle natin sa shoulder. Okay? Sa buong shoulder natin, hindi lang sa harap, hindi lang sa gilid at saka hindi lang sa likod, yung buong shoulder natin. Okay? So unang exercise sasabihin ko po dito, ito yung una, yung compound exercises. Okay? Yung compound exercises o yung compound lift, tinatawag nila, yun yung mga exercise na ginagawa natin kapag kapag nagpo-progress tayo. Katulad sa shoulder, kung gusto natin mag-progress, kung gusto natin magbuhat ng mga mabibigat, ito yung gagawin nating mga exercises. Okay? So yung unang exercise, ito yung overhead press. Okay? O yung tinatawag nilang barbell overhead press. Barbell o overhead press, dalawang klase yon. Yung una, yung strict overhead press or strict barbell overhead press. Yung pangalawa naman, push and pull. Push press. Pangalawa naman yung push press, barbell overhead press. Okay? So, kung gagawin itong strict barbell overhead press, ang pinagkaiba nito sa push press, barbell overhead press, yung push press, ang ginagawa dito, ito yung ginagamit natin yung legs natin. Okay? Pero yung strict overhead press o yung strict barbell overhead press, ang ginagamit lang natin dito, purely yung shoulder lang natin. Kung baga, nakatayo tayo, hindi tayo nag-half squat or quarter squat para mabuhat yung barbell. Okay? Nakatayo lang tayo sa isang place, tapos ang gumagana lang or binubuhat lang natin yung barbell gamit yung balikat natin. Yung push press naman, ito naman yung nag-half squat ka or nag-quarter squat ka, tapos ang ginagawa mo, tinutulungan mo yung shoulder mo o yung balikat natin para mabuhat yung barbell. Ayun yung pinagkaiba ng strict barbell overhead press at saka yung push press barbell overhead press. Okay, magkaiba yun. Para sa akin, nire-recommend ko ang kailangan nyong gawin para ma-develop yung shoulder nyo, hindi yung legs nyo, yung barbell military press. Okay, ayun yung gawin nyo instead yung push press. Okay, kasi yung push press, most of the time, ginagamit natin dito yung legs natin. Okay, dun tayo kumukuha ng lakas, dun tayo kumukuha ng strength para mabuhat natin yung barbell. Pero para sa akin kasi, kung gusto mo ma-develop lang yung shoulder mo, hindi kasama yung legs mo, kailangan yung strict military press lang ang gagawin natin. Okay? Mas maganda yun. Ayun yung number one exercise. Okay? Tandaan nyo yun. Yung muscle target itong strict barbell military press, ito yung sa front, sa side, at saka sa rear. Okay? O yung sa harap, sa gilid, at saka sa likod ng shoulder natin. So, yun yung compound exercise para sa buong shoulder. Okay? Tandaan nyo yun. Yung number one. So, yung pangalawa naman, ito yung tinatawag kong isolation o yung accessory workout para sa shoulder. Kaya tinawag siyang yung isolation or accessory workout, kaya tinawag siyang isolation kasi una sa lahat, ina-isolate lang natin yung isang part ng muscle group natin, okay? O yung primary muscle group natin. Kasi minsan may ginagawa tayong mga exercises, hindi tama yung pagbuhat natin, eh iba yung na-train or na-isolate na body part, okay? Hindi kailangan mabigat yung bubuhatin natin dito, kailangan magaang lang, pero kailangan syempre yung tamang form, okay? Tandaan nyo to. Ganun.
excuse me. Ganun din sa compound exercise dun sa military press. Tandaan nyo, kung bubuhatin nyo yun, kailangan may tamang form kayo, okay? Kasi kung hindi tama yung form nyo, una sa lahat, ang pwede mangyari kapag binuhat mo yung barbell ng may weights, tapos mali yung form mo, ang pwede mangyari, mabibitaw mo yung barbell, tapos pag nabitaw mo yung barbell, pwede mabaksak sa mukha mo yun. Diba? Ayaw natin yun kasi masisira yung mukha natin. Kahit minsan, sira na yung mukha natin. Yeah, joke lang. So, kailangan, ganun ang gagawin nyo, okay? Kailangan, tamang form, tapos yung tamang weights lang. Kung bago kayo sa mga exercise na to, kailangan, dahan-dahan kayo magpo-progress, okay? Yun yung number one na tip ko. Doon sa strict barbell overhead press, okay? Tandaan nyo yun. So, yung pangalawang exercise, ito naman yung face pull. So, pag ginagawa natin yung face pull, normally, ang natitrain natin ay yung sa likod ng shoulder natin o yung tinatawag nilang rail delts. Ayun yung muscle part o yung primary muscle part na tinitrain natin kapag ginagawa natin itong exercise na to. Okay? Ayun yung primary. Yung secondary naman, yung front delts. Yung harapan ng shoulder natin kapag ginagawa natin yun. Okay? So, yun yung pangalawang exercise. Make sure na gagawin nyo to ng tama para ma-execute or ma-train yung muscle group natin sa rail delts. Okay? Yung sa likod ng muscle natin sa shoulder. Tandaan nyo yun kasi number one yun. Importante yun. Kailangan natin ma-train yun. So, yung pangatlong exercise, ito naman yung sa side ng shoulder natin o yung tinatawag nilang side delts. Okay? Yung side delts naman o yung sa gilid ng shoulder natin, ito naman yung tawag nilang lateral shoulder workout. Okay? Yung ginagamit natin dito yung cable pero isang kamay lang. Tapos, ang ginagawa natin dito eh, binubuhat natin yung weights sa cable machine ng isang kamay lang natin. Tapos, ang ginagawa natin dito, kailangan hindi mabigat yung pagbuhat natin dito. Kasi minsan nakikita ko yung mga taong nagbubuhat sa gym eh, mabibigat agad yung nilalagay nilang mga weights. Kasi, una sa lahat, kung mabigat yung gagawin mong weights dito, ang mangyayari niyan eh, hindi natitrain yung side shoulder natin o yung side delts natin sa balikat. So, kailangan kung bago kayo dito, mag-stick mula kayo sa magaang, tapos mag-develop kayo or mag-progress kayo in the future. Tapos, once na nagpo-progress kayo, dun nyo lang dadagdagan. Saka, make sure kung gagawin nyo itong exercise na to, kailangan dahan-dahan, hindi siya mabilis. Okay? Kung mabilis, ang nangyayari niyan, eh hindi siya na-isolate yung balikat natin o yung side shoulder natin o yung side delts natin. So, kung gagawin nyo itong exercise na to, kailangan dahan-dahan lang. So, kailangan ma-feel nyo yung burn, ma-feel nyo yung init dun sa gilid ng shoulder natin or sa gilid ng balikat natin para mag-work. So, sinasuggest kong repetition dito, kailangan gagawin nyo to at least 15 repetition, 3 sets. Tandaan nyo yung 15 repetition, 3 sets each side. So, 15 repetition sa kaliwa, tapos 15 repetition sa kanan, tapos tatlong set. Okay? So, yung pang-apat na exercise naman, lipat naman tayo sa front delts o yung tinatawag nila sa harap ng balikat natin na muscle. Okay? Sa front delts naman, ito yung tinatawag nilang Arnold Press. Di ko lang kung narinig nyo na yung Arnold Press. O kaya sabihin na lang natin RJ Press. Bago yun. Ayos yan, di ba? Kaya tinawag na Arnold Press yun. Ito ah, hula ko lang to. Kasi dahil kay Arnold Schwarzenegger. Kung hindi nyo kilala si Arnold, most of the time, kilala natin si Arnold Schwarzenegger. Siya yung nagpauso nitong exercise na to. Kaya siya tinawag na Arnold Press. Okay? Pero ngayon, tawagin natin RJ Press. Pwede na rin, di ba? So, yun yung exercise para sa front naman. Yung primary nun, sa front shoulder. Yung front shoulder, yung harapan ng shoulder natin, na muscle group, ayun yung primary na tina-target no, kapag ginagawa itong workout na to. Tapos, yung secondary muscle group naman, yung side delts o yung sa gilid ng shoulder natin kapag ginagawa itong exercise na to. Ulitin ko, itong exercise na to, kailangan hindi ganun kabigat yung bubuhatin nyo. Kasi kung magbubuhat kayo agad ng mabigat sa exercise na to, ang pwedeng mangyari niyan, hindi matitrain ng proper o ng tama yung front o yung harapan ng balikat natin at saka yung gilid ng balikat natin. So, kailangan kung gagawin nyo to, tamang form, tamang weight para sa balikat nyo, para sa weight nyo at saka kailangan hindi natin pinipilit yung sarili natin na mabuhat yung isang bagay para lang na makita ng ibang tao na nagbubuhat ka ng ganitong kakabigat na weight. Tandaan mo, hindi ka nagpapa-impress sa ibang tao ang ginagawa mo, eh, ginagawa mo yung exercise para sa sarili mo. Okay? Hindi para sa ibang tao na para makita ka na nagbubuhat ka ng ganong kabigat na weights or para makita ka na ganong kalakas. Okay? Tandaan mo yon. Gagawin mo, eh, magbubuhat ka ng mabigat. Ang tawag doon, ego lifting. Kung gagawin mo yon, tapos hindi mo naman magagawa yung proper repetition o yung proper form ng exercise, eh, di wala rin point na ginagawa mo yun. Kumbaga, nag-a-aksaya ka lang ng oras sa gym. Okay? Lagi kong sinasabi to sa mga kaibigan ko, sa lahat ng mga nagtatanong kung tama ba yung form ko, kung ganito ba yun. Lagi kong sinasabi, dapat pag-aralan mo muna yung form mo bago ka magbuhat ng mga mabibigat or kailangan mag-start ka muna sa magaang, tapos ang gawin mo, mag-progress ka sa future
future, pag nakapag-progress ka na, saka mo dadagdagan yung mga weights mo, dahan-dahan, hindi agad yung biglaan, okay? At saka importante, kailangan nyo siyang itrack yung mga binubuhat nyo para sa future, kung nag-start kayo ngayon, tapos sabihin natin after 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, and so on, eh alam nyo yung mga binubuhat nyo simula kung saan nagsimula, tapos dahan-dahan magpo-progress kayo, okay? Ganun yung tamang process para makapag-progress kayo at saka para makapagbuhat kayo ng mabigat ng safe, okay? Tandaan nyo yun. So yung last exercise, ano na ba? 1, 2, 3, 4. So yung last exercise, okay, ito na yung last exercise pala, tama, last, binila ko pa eh. Yung last exercise, ito na yung sa machine. Balik tayo sa machine. Ito naman yung machine na gagawin natin para sa, balik ulit tayo sa rear delts. Sa rear delts. Okay, or sa likod ng balikat natin or sa back shoulder natin para mag-work yun. Okay, importante ito. Kailangan huwag itong kalimutan ha. So, ito yung tinatawag nilang rail delt machine. Okay, ang gagawin nyo, hahawakan nyo yung dalawang handle tapos i-workout nyo, i-push yung dalawang handle para mag-work yung sa rail delts natin. Okay? Ayun yung primary muscle group nitong machine na to. Okay? Tandaan nyo to. Tapos yung secondary naman nito, ito yung sa side delts. So itong machine na to, maganda to para sa rail delts natin or yung sa likod ng balikat natin kasi una sa lahat, kung mahina yung rail delts natin, ang ginagawa natin o yung wino-workout lang lagi natin yung front shoulder natin saka yung side shoulder natin, ang mangyayari niyan eh pwede kang ma-injury dahil sa weak part ng likod ng shoulder nyo. Okay? Ganun yung nangyari sa akin noon dahil sa weak rail delts ko. Okay? Ang nangyari sa akin noon, eh, hindi ko tinetrain yung rail delts ko yung sa likod ng part ng balikat ko at saka wala pa ako idea noon kung ano ba yung mga exercise na dapat i-train or i-workout para mag-develop yung muscle ko sa rail delts or yung sa likod ng balikat ko. Until na nag-research ako noon, tapos ginawa ko na noon, tapos nung ginawa ko itong mga exercise na to, eh, ang nangyari niyan, nakatulong siya sa akin even though na yung injury ko sa shoulder ko, sa right shoulder ko, nandito pa rin pero minsan nakakatulong tong mga exercise na to, especially yung mga isolation workout or yung accessory workout yung sinabi ko nga kanina, okay? Kasi isipin mo na lang kung meron kang healthy shoulder, ang mangyayari niyan eh mas less yung injury na mangyayari sa'yo, okay? Kasi yung shoulder natin, eh yun yung isa sa pinaka yung pinaka weak na pwedeng ma-injury sa body part natin, yung shoulder joints at saka yung knee joints. Ayun yung mga na-experience ko, okay? Kasi in the past, in 7 years, ang pinaka nahirapan ako makarecover nung na-injury ako, yung shoulder joints ko, yung sa right shoulder joints ko, at saka yung sa knee injury ko, at saka yung sa quad. Ayun yung tatlong mga injury na na-experience ko noon. Gusto ko lang sabihin dito sa inyo para hindi nyo ma-experience yung nangyari sa akin, at saka para ngayon pa lang, eh ma-aware na kayo, okay? Kasi ayoko ma-experience nyo yun after 2 years, 3 years na kayo nagbubuhat, tapos after 3 years, biglang may injury, okay? Kailangan iwasan nyo, kasi iwasan na injury ka, sinabi ko na noon, para tong heartbroken, masakit. Sakit. Tandaan nyo yan, guys. Para tong heartbroken, kung may injury ka, mag-i-stop ka na for a while na mag-workout or pumunta sa gym hanggang makarecover ka. Okay? Siyempre, pag nag-stop ka, makakalimutan mo na yung mga exercise mo, makakalimutan mo na lahat. Mag-uumpisa ka ulit sa umpisa. Diba mahirap yun? So, mas maganda kung meron kang healthy na katawan or healthy joint, makakatulong yun para makapag-progress ka sa future at saka mas maganda rin para makapagbuhat ka ng maayos at saka ng tama at saka siyempre para maging masaya tayo, diba? Kasi healthy yung katawan natin saka healthy yung mga joints natin. Okay? Tatandaan nyo itong mga exercise na to, guys, kasi importante to. Ginawa ko na to 7 years ago hanggang ngayon ginagawa ko pa rin to. Sinasuggest ko kung gagawin nyo to for at least once a week, maganda yun, pero kung magagawa nyo to twice a week, mas maganda. Okay? So, 2 beses sa isang linggo, gawin nyo to, nirecommend ko, mas makikita nyo yung progress ng mas mabilis, saka mas makikita nyo yung result ng mas maganda. Okay? So, ito po muna yung video ko ngayon, guys. Sana po itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko sa lahat po ng social media nyo para po sa lahat, hindi lang puro para sa inyo, para po sa lahat ng gustong matrain yung shoulder nila, sa lalaki, babae, para may idea sila kung paano nila maitrain yung balikat nila o yung shoulder nila at para na rin na maiwasan nila yung ma-injury. Okay? Ulitin ko lang po kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po kayo mag-subscribe, nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. Nag-upload din po ako ng video once a week para hindi nyo po ma-miss yung video ko, kailangan nyo po i-click yung notification button o yung bell button dun po sa baba nitong video para once nag-upload po ako ng bagong video, eh manonotified po kayo. Okay? At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So maraming salamat po sa kita-kits ulit tayo next week para sa bagong video. Okay? I'm out for today. Thank you for watching, guys. Peace!